Hi, hello madang people. Magandang umaga kaninyong lahat, mga lakotsera. For today's video, nandito tayo sa Tundo. So, unang pagkakataon na nakaapak ako dito sa Tundo. Ito pala yung Tundo. So, first time kong makapunta dito. Sumama lang ako sa kanila kasi ng partner ko, pamangkin, gustong magpa-treatment ng buhok kasi nga sa Thursday daw ang Christmas party nila, so kailangan pala magpa-ganda, o di ba? So siya muna ang nagpa-treatment ng buhok kasi kami medyo wala pa kaming budget. Malay natin ngayong Pasko. So yan, dumaan kami dito sa mga bangkita-bangkita, pero mamayang hapon daw maraming magtitinda dito daw. Actually, wala to sa plano kong maglakwat sa, kasi parang walang plano talaga. Ito naman yung dalawa nagbanggit na pupunta daw dito sa Tundo magpa-treatment ng buhok ko. Ako, wala naman akong ginawa, sumama na din ako sa kanila. So para may maiba naman tayo. So actually naglakad lang kami kasi yung nag-una, yun ang taga dito sa Tundo, may bahay sila dito. Kumare siya ng yung asawa ng kapatid ng partner ko, sinamahan kami kasi kaibigan lang nila ang magpa sa may parlor yung doon. So yan mga lakasera, lakad-lakad muna tayo kasi malapit lang ang parlor dito. So daming nagsasabi na ang Tundo daw madami daw lahat naman eh, kahit saan ka pumunta may mga ganun din, kahit nga sa atin may ganun din, kaya double ingat lang, tiwala lang at saka. Kaya samahan ninyo kami mga lakotsera, magpa-farlor kami. So siya lang ang magpa-treatment ng buhok kasi kami wala kami sa plano eh. Tsaka na pang may budget. So dito pala, malapit pala ang dagat dito. So malapit ang mga pera dito sa mga barko. So plano namin, gusto namin pumunta sa dagat kasi first time nga namin dito. Pero sila hindi yung first time kasi nung nasunugan kami, dito muna sila nakitira sa kumare nila yung may dala ng bata. So habang ginagawa pa yung bahay, dito muna sila nakatira. So gusto ko nga na makapunta ng dagat kung may oras pa. So sana hindi uulan kasi mid lang, hindi natin alam, biglang kumlimlim at saka mag-uulan. So malapit na kami mga lakasera. So kanina daw yung pagpunta namin dito medyo traffic kasi dumaan daw si Mayor Yormi, nagbigay ng pinaskuhan. So kaya medyo na late kaming dating dito, dapat maaga kami para maaga kaming umuwi, magluluto pa kami kasi lapunan. So medyo na traffic kanina kasi nagsusorbi daw si Mayor Yormi. Tsaka dito din ang yung mga pabahay. So yan ang mga konsulera.
So, ito pala, treatment naging Brazilian kasi inoperan kami na 600 daw ang bayad. Pero yung 600 depende daw sa kahaba ng buhok. So, yan ang medyo hindi naman mataas yun, nasa balikat lang. So, ang payment niya 600 Brazilian na yun. So, kung sino magpapaganda dyan, punta lang kayo dito kaso ang layo ang Tondo, di ba? Ang dami-dami ng parlor, nakarating kami sa Tondo kasi ano eh dito yung suki nila kung sa baga ano kung saan nasasanay yung buhok mo doon daw o di ba isipin mo ang layo from Recto to Tondo so okay lang naman hindi naman masasayang kasi solid din ang pag-treatment or Brazilian. Maganda naman yung result. So actually hindi pa ako naka-ano dito eh. Pero malay natin pa yung pag magpera ako, susubukan ko dito. So ito na guys, patapos na kami kasi Brazilian lang, isang kung sa bagay isang chemical, wow, chemical. Charot. Hindi ah. Yung ano, isang way lang ang paglagay ng buhok niya. Then, pina, ano muna, 20 minutes, pinababad ng 20 minutes. Then, pinatuyo. After, pina-straight. So, yan pala ang Brazilian. Kaya nga, kung gusto ninyong hindi ma sira agad yung buhok na pinaayos nyo. Kailangan matulog kayo naka-standing. Hindi. Depende kasi kailangan alagaan ng ating buhok. Isa yun sa pinaka-attracted sa ating buhay. Kasi buhok ang nagdadala ng ating pagpaganda, di ba? So, yan. Patapos na kami. Then, pinaayos lang yung mga gulong-gulong buhok. Charot. So, ang payment pala dito, 600. So, pwede din silang, kung gusto ninyo magpagupit, anong klaseng gupit, magupit din sila. So, medyo may mura lang dito, kaso malayo lang. So, plus plate, medyo okay lang din. Para makagala din. So, ito ang ating kabuuan ng ating video mga lakotsera sa paglalakad sa pag parlor namin. So, ako ay magpapasalamat sa mga taong solid at legit na nagpa-follow or na-subscribe or palaging nagsusupport sa ating mga video kahit papaano. Maraming maraming salamat lalo na sa mga team na walang sawang nagsusuporta sa ating maliliit na bahay. Yan ang isa lang ang masasabi ko. Huwag mawalan ng pag-asa. Kahit pagod tayo makahanap ng kakabidyo. Tiwala lang sa sarili at always pray to God. Once again, maraming maraming salamat and advance Merry Christmas and Happy New Year.
sana all tubang tuyo. O, diba? Sumindan.